Magandang umaga. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat na nanood ng aking previous video, ang Honda ADV Review 2022 My Forever Bike. Ang goal ko talaga sa video na yun ay ilabas ang lahat ng impormasyon para sa mga naghahanap at sa mga bagong ADV owners. Pero mahirap para talagang pagkasyahin sa isang video kasi masyado na mahaba at marami din talaga akong mga nakaligtaan. So sa video na to, ko-cover natin yun. But if you haven't seen it yet, please panoodin nyo muna at bumalik kayo dito sa video na to para mapakonnect natin. Okay? So ngayon ay nagre-ready na din ako at magkakaroon kami ng short chill ride with my high school classmates. Simulan na natin ang video na to, pag-usapan natin lahat, samahan nyo ako sa aming ride. Okay? Let's go! Alright, so una, abot mo ba ito based sa height mo? Nabanggit ko ito briefly sa previous video ko, but to give you more details, may mga nababasa ako na questions and inquiries sa iba't ibang ADV groups sa Facebook na kung apat ba nila kung sila ay 5'1, 5'3. The answer is, oo. But you have to take into consideration the comfortability. Nakating kayad ka? Tapos baka madulas pa yung sapatos mo. O kaya kung mabigat kasi may angkas ka at even yung road, baka maging issue sa'yo ito. To solve it, pwede mong i-modify yung seat. Merong tabas seat na tinatawag o flat seat. Meron din namang nabibili nito. Ang pangalawa, by changing the rear shocks. At kung ayaw mong palitan, pwede mong pabubasan din yung height ng rear shocks. Depende na lang sa'yo. Pangalawa, fuel consumption. May mga nababasa ako na madami nagtatanong kung paano ma-achieve ang magandang fuel consumption. I have good and interesting inputs about it, but I'll save that for another video, which I'll be make right after this, so it's gonna come soon. Watch out for it. It's gonna be great. Pangatlo, mabaga. Ito naman namang ang pinaka-controversial pagdating sa ADV 150. Madami nagkasabi na bitin sa power, para 125cc lang ang takbo, kasutubags lang. Okay, so this is my take on this. Kung sa power ang pag-uusapan, may pagkakaiba talaga ang whole valve sa 2 valves. Nasubukan ko na gamitin ang PCX 160, which is whole valve shot. And it didn't take me more than 20 seconds to notice its power sa arangkada niya mula sa full stop. Now, given this, I want you to go back to the root as to what are you looking on a motorcycle before buying. If I make a basic bar graph, this is ADV comparing sa other 160cc or sa 150cc na 4 valves. Okay? 4 valves lang natin i-compare ito kasi ito talaga yung binabot palagi. So sa speed and power, lamang ang other 160cc and 150cc motors pero sa comfortability and fuel consumption, lamang naman sa ADV. So sa inyo, ano ang mas matimbang? Lalo na ako pang long term. Now, there are ways to modify ang mga ito. For the speed, pwede mo actually pataasin ito sa pagpapalit ng mga bola at kung ano-ano pa. So, bibili sa motor mo pero ang kapalit nun, lalakas naman ang fuel consumption. Ganon din naman sa mga 160cc and 150cc na motor na gusto nalang i-improve yung comfortability, nagpapalit sila ng rear shocks, which is mapagasto sila. But the fuel consumption remains high pa din. Kasi nga, given na mabilis talaga yung motor nila. So mayroon talaga mga pwedeng gawin but may mga sacrifices din along the way. So bago ka mag-decide, alamin mo muna sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo. Madami ng video sa YouTube na mapapanood kung saan nagda-drag race gamit ang ating mga paborito motor. Sa mga mapapanood natin, naiiwan talaga si Honda ADV kaysa sa competitors niya. Pero kung mapapansin nyo, hindi naman sobrang laki ng difference. And partida pa dito na drag race ito ha, so ibig sabihin head to head talaga, kung saan walang distractions, humps, etc.
So sa tingin mo ba mararamdaman mo ang ganitong kaliliit na difference kung nasa public roads ka na, kung saan masikip ang daan, madaming sasakyan, traffic jam, traffic lights, unless nasa SLEX ka, which pareho namang hindi pwede, di talaga magiging sobrang relevant itong power shortness ni ATV. But again, it's up to you kung ano mas okay sa'yo. Pang-apat, charging cable issue. Hindi ito actually issue talaga. More on how to charge your device outside the side pocket without damaging your cable or without having to put a hole. This is not my discovery, yeah. Napurot ko lang din ito sa mga nag-post sa ADD groups. So, this is the way to do it. Ganyan lang. Ilulusot mo lang sa bottom left corner and ayun. Hindi na madadamage yung cable mo at hindi na rin kailangan matutas. Panglima, fuel pump issue. Ito naman, I don't believe this is as relevant sa mga bibili pa lang ng bagong motor. But sa mga bibili ng second hand, I think mas mahalaga ito. Yung 2020 and 2019 models kasi ay nakaranas sa fuel pump issue kung saan bigla na lang ayaw umandar ng ABV nila after gamitin. Hassle ito kasi lalo na kung nasa kalagitnaan ng ride mo tapos biglang ayaw umandar ng motor mo. Ang solusyon dito ay papalitan talaga kung nasira na. At para naman mas mababa ang chance na masira, huwag mo ito paabutin ng empty. 2 bars ang ideal para mag-refuel ka. And kapag sinusubok ang mapaandarin ng motor mo, give it 5 seconds at least bago mapindutin ang ignition. Give the fuel pump time to work properly. Sa 2021 models up to present, yung mga April 2021 release, wala naman na nagkaroon ng issue. Kunti lang siguro yung naka-experience na to. Unfortunately, isa na ako doon. So, nung nakuha ko na yung ADV habang pinapaandar ko siya, napansin ko na meron siyang kaunting kabig pakaliwa. Hinayaan ko muna yon, hindi ko muna siya pinagtuunan na pansin. Hanggang sa siguro nung first oil change or second oil change ko na, saka ko siya niring sa kasa. Kasi syempre, hindi naman siya ganun kalala. Pero kung kaya naman nila i-cover, then why not, di ba? So I was expecting na ang gagawin nila doon ay babaklasin nila yung manibela para magawa. Pero hindi. Ang ginawa lang nila ay manually pinilit na nilang kabigin pakaliwa para ma-align yung manibela. Ewan ko kung marami na nakakaalam noon kasi nung ginawa nila yon, I was really impressed. I was really surprised na ganoon lang pa ng kasimple yun, no? So kung kayo na experience nyo to, kumakabig sa kanan or sa kaliwa, sabihin na natin kung kumakabig sa kaliwa, manumanuhin nyo na pihitan yung manibela pakaliwa. As in, pipilitin nyo at iuuntog nyo talaga. Siyempre, kapag sinagad nyo pakaliwa yung manibela, uuntog talaga siya. Mararamdaman nyo yung umuntog siya. So, iuumpugin nyo talaga siya ng malakas. And then, do it one time only. No? Kapag nagawa mo na siya, i-test ride mo muna kung okay na. Kung kulang pa, gawin mo ulit. At kung sumabra naman, kabigin mo naman pa kanan. Hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mong alignment ng manibela mo. But before you do it, make it sure first na walang matatamaan
yung manibela mo, no? Kasi kung nagpalit ka ng windshield na mas malapad, tapos naglagay ka pa ng handguard, so baka umuuntog siya. So para walang maging aberya, siguro din mo muna na walang tatamaan pag ginagawa mo yung adjustment na yun. Okay? So it's very simple, wala nang kailangan tools, sarili mo lang, gawin mo lang siya. At pero make sure na gawin mo lang siya kung talagang kailangan. Kasi kapag ginagawa mo ito palagi, baka magkaroon ng problem, baka may lubuwag kung saan man. So, gawin mo lang siya talaga kung kailangan. And lastly, saan ba nakakakuha ngayon ng ADV? Particularly yung gusto mong color. Kasi ngayon, ang pinaka talagang demand na color ay yung white. Which is understandable kasi ng 2021 lang naman lumabas yung white. But if you are having trouble finding the availability of the ADV, ang pinakamagandang gawin ay sumali kayo sa iba't ibang ADV groups sa Facebook. I-post nyo yung hinaharap nyong color at yung location nyo. At mayroon mga magko-comment inyo panigurado na magka-suggest na dito makakakuha kayo or baka yung mismong seller ay mag-comment or mag-message inyo. So another way to do it ay search nyo lang sa Facebook yung malalapit sa inyong dealer or kung saan man yung mga Honda shop or kung ano mang bilihan ng motor. I-message nyo sila, inquire kayo kung mayroong availability, kung mayroong available na ganitong color or ganitong unit. At yun, we don't have to go outside para lang physically pumunta sa mga store na yun kasi magiging magastos at sayang sa oras. So samantalin natin yung technology na kailangan nyo lang i-message yung group, makakuha na kayo ng information. Okay? So I hope na-cover ko na yung mga hindi ko na-cover nung nakarang video. Sana wala ko nakaligtaan. So far parang wala pa naman. Kung meron pa, comment lang kayo at sagutin natin. Okay? That's been it. Thank you very much for watching. Thumbs up if you like it. Thumbs up if you loved it. I'll talk to you in the next one. Peace.